kailan lang ay nagtrending ng husto ang pagkakakuha kay Thirdy Ravena ng San Eneo Phoenix sa Japan B-League, na ikinatuwa naman ng maraming fans ng basketball dito sa Pilipinas. Pero kung gaano kaingay ang pagtanggap ng maraming Pilipino sa pagkakakuha nga kay Thirdy bilang import, ay ganun naman katahimik at halos walang nakakaalam na ang ibang kababayan natin ay maglalaro din ng basketball sa ibang bansa. Kilalanin natin kung sino-sino nga ba sila. Pero bago yun, welcome sa Remarkable TV mga amigo. Kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na sa ating channel. Libre lang naman po yan, kaya pindutin mo na. At kung nagawa mo na, simulan na natin to. Unahin na natin si kay Sotto, ang sinasabing future ng Philippine basketball. Simula nang nagpa siya itong tumungo sa ibang bansa para mag-insayo at palakasin pa ang kanyang katawan at pati na rin ang pagpapalawak sa kanyang skills at kaalaman, ay tila isa itong teleseryeng sabay-sabay nating sinubaybayan at inabangan. Sa pagkakaanunsyo ni kay Sotto na siya ay mag-i-skip na sa college para maglaro sa NBA G League at para ipagpatuloy ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. At kung papalarin, ay siya ang kauna-unahang purong Pilipinong maglalaro sa NBA. Ilang buwan ang lumipas at ginulat naman tayo ni Thirdy Ravena sa kanyang sariling versyon ng international basketball. Ito ay noong kumpirmadong inanunsyo na siya ay maglalaro sa Japan B-League para sa koponan ng San Eneo Phoenix bilang isang Asian import. Mula naman sa FEU Tamaraws, ang Maswerteng natawag ang kanyang pangalan sa pang-7 round ng NBL or New Zealand Basketball League. Ito ay walang iba kundi si Kenneth Tuffin. Bagamat sa pang-7 round na ito na draft, ay nagkaroon pa rin ito ng pagkakataong mapasama sa final lineup roster ng Taranaki the Mountaineers. Bata pa lang ay napapanood na ni Ken ang NBL. 18 years old nang magtungo ito sa Pilipinas para maglaro sa FEU Tamaraws, at dahil meron pa siyang isang taon na pwedeng laruin, ay handa naman itong bumalik sa FEU kung papayag ang management. Ang NBL ay semi-pro league sa New Zealand, kaya naman nangangarap pa rin ito na makapaglaro sa PBA dahil isa itong pro league at para na rin sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Si Ken Tuffin ay 23 years old pa lang, kaya madami pa talagang mai-improve ito sa kanyang laro. Matapos pangunahan ang NU Lady Bulldog sa kanilang 6 na sunod na kampyonato, ipagpapatuloy naman ni Jack Animam ang kanyang swerte at galing sa Taiwan. Ito ay matapos siyang hugutin ng Shenzhen University bilang isang student athlete import. Kuminang at mas nakilala pa ng husto ng maraming Pilipino si Jack Animam nang tulungan niya ang Team Pilipinas na makasungkit ng 2 gold medal sa larong basketball sa SEA Games. Ito ay sa 3x3 at 5-on-5. Ayon pa sa kanya, mas hihigitan niya pa daw ang kanyang laro dahil import ang tungkulin niya at hindi pwedeng pumetiks. Isa pa ay defending champion din ang Shenzhen University sa Taiwan, kaya pressure din ito para sa kanya. Ngayong buwan ng July, inaasahang lilipad si Jack Animam patungo sa Taiwan para sa nalalapit na pagbubukas ng bagong season ng UBA sa Taiwan. Please like the video mga amigo at mag-subscribe ka na din sa ating channel. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Adios.